So this is what we're going to discuss right now. It's about tax administration agencies. Okay, pag sinabing tax administration agencies, from the term itself, who's going to administer the so-called tax collection? Under administration of taxes, hindi naman puro collection lang, di ba? Magsisimula yan syempre sa assessment. Kaya every now and then, makikita mo yung term na assessment dito. When you talk about tax or tax administration, assessment is very important as well. Bakit? Kasi dun magsisimula eh. Yung assessment ha. Di ba nung may face-to-face pa tayo, pag nag-e-enroll kayo, di ba the first stage or after getting your subjects, pag magbabayad kayo, papa-assess muna kayo. Kasi from there, sa assessment, dun malalaman nga magkano babayaran. Sa taxes, ganun din. Sabi mo sa akin, eh sir, di ba ano yun? Automatic sa income tax? Oo, sa sweldo natin. Pero may mga negosyo, di ba? Kinocompute pa yung mga taxes niyan eh. Magkano pa ba talaga dapat ang kanilang bayaran? So that would fall under the so-called assessment. And that assessment would also fall under the so-called administration. Kaya tawag dyan, tax administration agencies. So more or less, I discuss what administration is. Ano naman yung agencies? Ito yung the different offices who are tasked to collect or assess and collect, the so-called taxes. Okay? Because sabi nga natin, last time out, we've talked about taxes, the different importance, eh, dun lang gagaling ang pondo ng gobyerno. So, paano nga ba? Paano ba labanan? Sino ba magpapatupad? Okay? Yan yon. So, when you talk about agencies, yan yung mga different offices na mag-a-administer ng tax assessment and collection. Unang-una dyan, the first agency, so to speak, who's considered as the lead agency in tax administration is the DOF, Department of Finance. Okay? Nandiyan naman. Ms. Geronco, can you please read? Department of Finance, the principal government office that handles administration and supervision of tax-related matters. Okay, very good. So, sabi dyan, the principal government office, di ba? So, pag sinabing principal government office, siya nga yung lead agency eh. Mind you class, di ba? Under executive, di ba? Three branches of government. Executive, legislative, tsaka judiciary. So, yung DOF would fall under executive branch. Yan yung presidente. So, yung presidente, may mga different departments. Ang nagli-lead ng bawat department, tinatawag natin secretary. Kaya secretary of finance, secretary of health, so forth and so on. So, yung Department of Finance, under yan, directly sa office of the president. Diba? Now, under naman ng DOF, di ba, isang departamento, ang DOF, yung Department of Finance, may sangay pa rin siya. Under, di ba, ito yung DOF. Under ng DOF, may mga bureaus or may mga offices or commission. Pag narinig mo yung term na bureau class, may angat pa dun. May isang departamento dapat ang nakakasakop dun. Pag narinig mo yung term ng bureau. Okay? Now, yung Department of Office of the President, Department of Finance, under Department of Finance, different bureau. Yan na nga yung mga mag-a-administer ng tax assessment and collection. So under DOF, unang-una dyan, I guess you're quite familiar with this office, the so-called Bureau of Internal Revenue. Kung tawagin natin BIR, di ba? So under BIR, an agency of the Department of Finance under down ng Department of Finance that collects more than half of the total revenues of the government. So more than half, siya talaga yung nagkukolekta ng mga taxes, yung tinatawag natin BIR. Okay? Now, BIR lang ba? Hindi. Meron pang under sa Department of Finance na nag-a-administer ng agency. Yung tinatawag natin na number 2, Abigail, can you please read? Bureau of Customs, responsible for regulating and facilitating trade, assessment, and collecting import duties and taxes. Okay, thank you, Abigail. Abigail, wala bang overlapping yan, yung BIR tsaka Bureau of Customs? Meaning, ano ba talaga ang jurisdiction ng BIR, anong jurisdiction ng BOC? Baka magkaroon ng overlap. Ano yung area of responsibility ng BIR kumpara sa BOC? Sir, parang yung sa BIR, sa mga business siya within the Philippines, tas yung sa customs po, tungkol sa mga, yung mga ini-import,
mga ini-import sa Pilipinas tsaka mga ina-export po. Very good. Ganun. Very good, Abigail. Okay? So, malinaw yun. No? Yung BIR, sabi ko, ano bang jurisdiction niya? Mind you, BIR, more than half of the revenue of the country would come from them. No? So, tama si Abigail, no? Yung mga different offices, tayo, individual, okay? Yung mga nagninegosyo, okay? BIR yan. BIR ang charge dyan. For example, ABS-CBN, di ba? Pas bruhaha na nangyari. O, di ba, lagi nababanggit doon yung BIR kasi ang magkukolect ng tax sa kanila, even yung mga TV stations, BIR. Kailan pumapasok ang BOC? Sabi naman dyan, di ba, responsible for regulating and facilitating trade. Trade, the term there is trade. Assessment and collecting of import duties and taxes. Sabi nga ni Abigail, yung mga nag-i-import, pati nag-i-export. Eh, alam naman natin ngayon, di ba, halos lahat naman ng mga raw materials galing abroad, saan mo padadaanin yan? It's either through the seas or through the air. Wala naman land eh, kasi wala naman tayong border na using land. It's either barko o eroplano. Di ba? Dito bumabagsak yung mga imported products. Lagi yun, nandun ang BOC. They are in charge of that. Kasi for every imported products coming here in the country, the importer are obligated to pay necessary taxes for those raw materials or things that they import. Lagi yon. Basta galing ibang bansa, may corresponding taxes that need to be paid. Okay? So malinaw yung BIR. Lahat tayo affected dyan pag BIR. Pag customs, mararamdaman mo presence yan kapag importer ka. What about LTC? Dati tawag dyan LTO. Okay? Ano naman ang LTC, an agency of Department of Finance? Kay, Cesario, you're there. Can you please read, Kay, LTC? LTC, under Department of Transportation, is responsible for all land transportation in the Philippines. O, paano naman nangungulekta ng tax yan, Kay? Yung LTC. Kung sa mga ano, sir, sa mga, ano tawag po? Yung license po. License, lisensya, pag magmamaneho. Opo. O, hindi lang yun, Kay. Pati yung... Yung mga pag-aaral kong, ano, penalties, ganun. Oh, penalties. Okay, very good. So, mind you, thank you, Kaya. Very good. So, under LTC, ito naman, yung LTC or LTO, hindi naman siya under ng Department of Finance. Eh, ba't sinama mo dyan, sir? Kasi nga, Tax Administration Agency. Any agency, for that matter, that assess and collect taxes, sasama natin. Basta yung mga nangungulekta ng tax, yan yun. Yung 1 and 2, under DOF. Yung number 3, under Department of Transportation, yung tinatawag yung DOTR. And is responsible for all land transportation in the Philippines. Tanong ko kay Kay, kailan o paano nangungulekta ng tax ang LTC? Sabi niya, pagkukuha ang driver's license. Tama yun. Pero ang key dyan, all land transportation. Pag sinabing land transportation, lahat ng gumagamit ng kalye, nasasakyan, may taxes yun. Paano, sir? Di ba yearly, nire-rehistro mo sasakyan mo? Pag-rehistro mo na sasakyan mo, andun ang tax. Basta may gulong na tumatakbo sa kalye, bisikleta na lang yata ang wala. Motorsiklo, tricycle, kotse, bus, truck, basta gumamit ng kalye. Di ba? Kaya land transportation. Ang laki din ng pera dyan. Okay? Ang punto dyan yung yearly. Yearly, re-registro mo sa sasakyan mo. Eh sir, paano pag hindi ko ni-registro sa sasakyan ko? Eh di kolorum ka. Paano naging kolorum? Every time you'll have an accident, na wag naman sana, automatic talo ka. Bakit? Eh hindi ka rehistrado eh. Sir, ako ang binangga. Eh talo ka pa rin. Bakit? Hindi ka rehistrado eh. So that's the significance of you trying to register your vehicle on a yearly basis. LTC yan. Okay? Number 4. Duly and lawfully authorized collectors, di ba? Tapos ka na sa BIR, tapos ka na sa BOC, tapos ka na sa LTC. Sino pa ba nangongolekta o nag-a-assess ng tax? Yung tinatawag na duly and lawfully authorized collectors. Sino yan? These are the persons, agency, or duly accredited banks authorized by BIR, BOC, LTC to collect taxes. Let's just focus on the so-called accredited banks. Kasi di ba pag nagfa-file ng ITR, hindi naman pwede lahat pumunta ng ano, BIR.
Uy, masyadong mapupuno yun, lalo ngayon kailangan ng social distancing. That's why BIR would authorize certain banks. They would have an agreement among banks that these banks can accept payment of taxes. Yung mga tinasabi nga nating ITR or income tax return. Makikita nyo yan, di ba? Land bank, pwede ka magpunta, magbayad dyan. Sometimes BDO. Basta dapat merong agreement between the BIR and the bank. So in that sense, number 4 siya, authorized collector yon. Kasi nga, hindi naman pwede lahat ng tao pumunta ng BIR. Magsisiksikan lang tayo doon. So ano pa yung mga agency wherein we pay our taxes? Okay, one way or the other. Yung tinatawag na local offices. Pag sinabing local offices, LGU yan, local government units. So ano ba yung pinaka-basic na government unit? Di ba barangay? Ayan, nandyan. Di ba may barangay treasurer kayo? Paano kayo nagbabayad ng tax dyan? Gerong ko, nagbabayad ka ba sa barangay treasurer? Hindi, sir. Hindi, kasi wala kang transaksyon. Oh, wala kang transaksyon. Ang tanong ko lang kasi dito, kailan ka tayo nagbabayad ng tax sa barangay? Kailan tayo nagbabayad ng tax sa barangay? Kasi andiyan yung barangay treasurer, oh. Excuse me, sir. Pag may negosyo, sir. Very good, Villamea. Alam ko si Villamea yon. Pag may negosyo, kasi di ba kumukuha ka rin ng barangay permit? Di ba? Ayun, bayad ka dun. Yun din yung municipal treasurer. Kung meron kang dapat kunin na barangay permit, kapag may negosyo ka, dapat meron ka ding permit doon sa local government. Okay? E paano kung nasa provincia ka? Meron pa provincial. Kaya dito ko sinimulan eh. Pinaka-basic, barangay. Then yung munisipyo, sila mayor. Then sila governor. So yung provincial mo, provincial treasurer meron dun. Okay? So ano pa? Provincial and city assessors. Kaya sabi ko kanina, di ba? When you talk about tax administration, mababanggit lagi dyan yung assessor or the assessor's office. Very, ano rin siya, significant. Kasi siya nga yung mag-a-assess eh. Siya yung magsasabi magkano babayaran mo eh. For example, yung amilyar, wherein you have to pay your taxes for your properties. Sino magsasabi magkano? It's the assessor's office. No, punta ka dyan sa munisipyo nyo. Punta ka sa city hall. Hanapin mo yung assessor office. O, part pa rin yun ng tax administration agency. Okay? Siya yung mag-a-assess. Eh, nandyan din minsan yung hocus-pocus. Parang yung hocus-pocus. Para mas mababa ang bayaran mong tax, makikiusap ka kay assessor. Okay, nandyan yung sinasabi natin minsan may corruption. Okay? Ganyan din ka-powerful ang assessor office. Then you have provincial and city board of assessment appeal. Pag sinabing appeal, umaapila ka. Mali ang pagka-assess sa aking property or ginigipit ako. So for every provinces, for every region, meron ding board of assessment appeals. Okay? So more or less, class, these are the different agencies who are obliged, who are tasked for the so-called administration of tax assessment and collection. Again, ang lead agency is the Department of Finance under DOF. You have BIR and BOC. Meron ka ring LTC, although LTC would fall under DOTR or Department of Transportation. You have duly and lawfully authorized collectors. More or less, ito yung mga commercial banks. And the local offices or your LGU, local government units. So from there, sila yung magkokolekta ng mga taxes. Nandyan ang pera ng bayan. Okay? Now, let's talk about BIR. Okay? Kasi sabi nga sa BIR, more than half of the revenue of the government would come from them or they are the ones who's giving the government a lot of revenue kasi ang dami nga nagbabayad dyan. So, sino ba namumuno sa BIR? Villamea, sino? Ikaw ba? Sir, po. Sino namumuno? Anong tawag? Commissioner po. Yan, very good. Commissioner of Internal Revenue. Yung commissioner, sino naglalagay sa kanya dun? Villamea. Department of Finance, sir. Okay, or yung president. Very good, Villamea. Appointee yan. Pag sinabing appointee, may naglagay. Sino naglagay? It's the president. Kaya ano yan eh, coterminus. What do I mean by coterminus? Pag tapos na si Digong, di ba si President Duterte, 2022,
Tapos na yung term niya, di ba? May bago na magiging presidente. Magbabago din ang commissioner. Kasama yan. Kasi co-terminus, pagtapos na ang term ng presidente, tapos na rin ang term ni commissioner. Ba't ganun, sir? Eh kasi, that's the prerogative of the government. Kung ako ang presidente, syempre, gusto ko yung mga tao dyan, yung mga trusted ko. Okay? So at any rate, Commissioner of Internal Revenue, are you aware who is the commissioner of BIR? Sino? Cesar Dulay po. Sino yun? Regine? Ba't yun? Apo. Very good. Cesar Dulay. Okay. Si Commissioner Cesar Dulay from Davao. Anyway, sabi ko, yan ang namumuno ng BIR. Tawag doon, Commissioner. Isa lang siya. Pero under niya, di ba pag private company, meron kang president, tapos meron kang mga EVPs, EVP for finance, EVP for production, etc., etc. EVP, executive vice president, di ba? Private yun. Kapag government, may commissioner. Meron ka rin parang mga assistant for deputy commissioners. DEPCOM kung tawagin. Tawag mo kay Dulay, Commissioner Dulay. Meron din na tawag na DEPCOM. Parang mga ano yan, EVPs nga. So, for deputy commissioners. Ina-appoint di ba ng presidente yan o hindi? Villamea? Sir? Pa. Ina-appoint din? Ina-appoint? Yung mga deputy, alin po? Deputy commissioners. Opo. Oh, ina-appoint din yan. Okay. Sir, ano yun? Pagtapos ng term ng isang presidente, tapos lahat ng empleyado dun, tapos na rin. Yung mga higher ups, yung mga commissioner, deputy commissioners. Pero yung mga under niyan, yan talaga yung mga empleyado ng bureau. Ang tawag sa kanila, organic. Pag sinabing organic, magpalit man ng administrasyon, nandun sila. Ang napapalitan lang, yung nasa taas. Kasi nga, mga appointees sila. Okay? So at any rate, chief official of BIR, tawag natin commissioner, under niya meron DEPCOM or deputy commissioner. Now, what are the different powers and duties of the BIR or Bureau of Internal Revenue? Ano ba ang kanila mga kapangyarihan? Okay. As an office, power and duties of BIR, to assess and collect all national internal revenue taxes, fees, and charges. Okay, yan yung nabanggit natin kanina. Assess and collect. Hindi ka naman pwede mag-collect kagad. Dapat yun i-assess din. Kaya sabi ko, sa umpisa pa lang, very crucial yung assessment. Kaya sabi ko, nandiyan din minsan ng kalokohan. Binababa ang assessment. Number two, the second power or duty of BIR, to enforce all forfeitures, penalties, and fines connected with the assessment and collection of functions. Now, hindi naman ako galit sa ABS-CBN. Ha? Kaya lang, di ba, yung nangyari sa kanila, ang dami nilang penalties, ang dami nilang fines, kasi hindi sila nagbabayad on time. Style nila yun eh. Tapos, kasi pag hindi ka nakabayad within the year, susulatan ka ng BIR. Okay? I-remind ka. Patapusin mo to isang taon, the next year. O, i-remind ka na naman ng BIR. Then that's the time wherein some companies would try to, tawag dito, yung makikiusap ka sa BIR. Pagbibigyan ka nun eh, bababaan. Whereas, unlike GMA, GMA Network, yearly bayad yun. Bayad lang ng bayad yun. Ang ABS-CBN ang style nun, magpapalipas ng ilang taon yun. Tapos makikiusap sa BIR. Eh, ikaw ang gobyerno, kesa wala kang makolekta, papayag ka, bababaan mo. May term doon, nakalimutan ko eh. Yung sinasabi nila, bayad naman ng tax ang ABS-CBN. Oh, bayad nga. Pero ano yun eh? Hindi, 2 years, 3 years, nag-lapse, tapos makikiusap. That's their style. I'm looking for the term. I'm thinking of the term. Villamea, can you please help me? Yung ginagawa nila, hindi magbabayad on time. Mabayad? Do you have any idea? Wala din po. Wala. Regine, ba't yun? Tapos, sir eh. Parang compromise. Yun. Tax compromise deal. Makikipag-compromise ka sa gobyerno. Style yun. Okay? So, forfeitures, penalties, and fines. To execute judgments in all cases decided in its favor by the Court of Tax of Appeals and other ordinary courts. To execute judgments. Pag sinabing execute, siya yung magpapatupad whatever the courts have decided regarding taxes. Kasi class, if you don't pay your taxes, you have your property, you have your businesses, ayaw mong magbayad ng tax, nanghihinayang ka, laki. The government has the power to forfeit
your property. Kukunin niya yun. Sino mag-execute nun? It's the BIR. Pati yung bahay mo dyan, Gerongkong, ganda-ganda ng garden mo, kung kanino man yan, kung sa'yo yan. Nagbabayad ka ng 1 milyar dyan, di ba? Yearly. Tax yun. Oh, property tax. Pag hindi ka nagbabayad dyan ng property tax for a number of years, the government has the right, no, to possess that property. That is the point here. Kasi baka sabihin mo, sir, we've been talking about taxes. Eh, ano ngayon kung ayoko magbayad? Eh, the power. May power ang gobyerno. Kaya sabi dyan, no, to execute judgment. Kukunin yan, aangkinin yan. The fourth power or duty, to administer, supervise, and affect police power. Yan ang sinasabi ko. Yung sinasabing na embargo, na repossess, so forth and so on. May police power din ang BIR. Okay? So that's they are very powerful agency when you talk about tax administration. Now, what about the power and authorities of the commissioner of the BIR? Kanina, pinag-uusapan, powers and duties of the office itself, the BIR. Ito, yung power and authority naman nung tao, ni commissioner. Gano'n naman ka-powerful si Cesar Dulay, sabi nga ni Regine Batchon. Okay? So, si Commissioner Dulay has the power to interpret tax laws and decide tax cases. Okay? Sir, what do you mean by interpret tax laws? Iba class, ang batas, maraming interpretation yun. Yan ang nagtatalo mga lawyer eh. You're talking about the same book, the same constitution, the same revised penal code. Pero bakit ang pag sa korte, di ba? Pare-pareho silang lawyer, pero ba't nagtatalo? Ba't may natatalo, may natatalo sa korte? Kasi nga, depende sa interpretation of law. Di ba? Parang Biblia. O, isang Bible natin, pero nagtatalo-talo. O, pero yung commissioner, when you talk about laws, meron siyang power to interpret. Power to obtain information and to summon. Pag sinabing summon, magpatawag. Examine and take testimony of persons. Kailan nangyayari yan? Bakit mo nang papatawag ng tao si Commissioner Dulay? In what case or instance or situation wherein this power will be exercised by the commissioner? Anong meron dyan? Power to obtain information and to summon. Summon, magpapatawag. Ha? Papatawag ka, girang ko. O, kailan nangyayari yun? Examine and take testimony of persons. Ms. Mabayad, your idea. Kailan nangyayari yan? Ano example, sir, yung parang sa ABS-CBN po yung kapag hindi na sila nagbabayad. O, sino yung patatawag dun? Yung owner po. Yung owner o yung president, di ba? Pinatatawag si ano. Sino nga yung presidente nun? Katigbak. Okay? Power to obtain information and to summon and examine and take testimony of persons. Tanong ko, sa pagkakataong yan, ano ba pinag-uusapan? Ba't nagpapasamon? Kasi may kaso na. Nagkasuhan na. Pero kung wala namang kaso, ba't ka naman patatawag ni Dulay? Di ba? Eh, yung sa ABS-CBN, very controversial yun eh. Kaya pinatawag na sila. Di ba? So, merong kapangyarihan si commissioner nung patawag ka. Power to make assessments and prescribe additional requirements for tax administration and enforcement. O, dadagdagan daw. Kulang yan, etc., etc. Kapangyarihan pa rin ni Commissioner yon. Authority to delegate power. When you speak about delegate, inaatang mo. Okay? May pinagbibigyan ka ng ganitong kapangyarihan mo. Kanino mo iaatang yon? Who are you going to delegate that power with? Kahit sino? Kahit yung tambay sa kanto? No. Yung mga empleyado din ng BIR. At least, division chief. Okay? Pag sinabing division chief sa private company, parang department manager, pwede siya mag-delegate ng power. Not all powers as a commissioner. Mga specific power, Cesar Dulay can delegate that. Okay? Authority to compromise, abate, or refund or credit tax. Yan yung sinasabi ko, compromise. Makikiusap ako kay Cesar Dulay, pandemic eh. Maliit ang kita. Konti lang sana ng tax ang babayaran ko. Ang tawag doon, compromise deal. O yun, pwede siya mag-approve noon. That's how powerful the commissioner is. Okay? So more or less, we've discussed powers and duties of the agency itself, the office, and the powers and authorities of the one who's leading that agency, that is, who is called as commissioner. Now, paano sir kung hindi ako pabor
doon sa assessment na binigay sa akin taxes. Nagninegosyo ka, mismo bayad. O kung sino may may-ari ng office mo, o in-assess ng BIR yung opisina mo, mismo bayad. But you have to pay 2 million for the year 2020. Hindi ka pabor. O yung owner ng business mo, hindi pabor. Are there ways for you to appeal your case? Meron ba pamamaraan? In-assess ka na. Hindi ka pabor. Feeling mo may mali. Anong pwede mong gawin, Ms. Babayan? Just your thoughts, your idea. Siguro, sir, ipakita ulit yung computation ng expenses and income, tapos magpa-request ulit na i-check ulit. Yun. Very good, Ms. Babayad. Very good. Yan yung sinasabi na ways to contest the validity of an assessment. Pag sinabing contest, kino-contest mo, parang mali. Mali yata yung computation nyo. So ano yung mga pamamaraan natin? The first one is you have to file, magpa-file ka lang, parang dokumento. Motion for reconsideration. Ipa-file mo yan sa BIR. Okay, MR kung tawagin. Kapag nag-file ka ng MR, sabi nga ni Ms. Mabayad, paki-review naman yung tax records. Kasi sa computation namin, ganito lang dapat namin bayaran. Sa assessment nyo, ang laki. Yun ang MR. Pinare-review mo lang. Wala kang dinadagdag na bagong dokumento. Wala kang binibigay na testimonya. As is, paki-review mo lang ulit. Parang nung may face-to-face pa. Diba pag exam, may green book. Checkan ko. Tapos ibabalik ko sa inyo. O feeling ni Ms. Gironco, mali yung pagka-check ko. Anong gagawin mo, Ms. Gironco? Pag mali yung pagka-check ko doon sa green book mo. Yan po, sabi ni Abby kanina, ipapacheck ulit. Clarify din. Diba, ibabalik mo sa akin, diba? Binabalik mo sa akin? Yung green book? Yes, sir. Oh, pagbalik ng green book, may kasama yon green book ng classmate mo. Bakit? Sir, ba't ito tama, ako mali? Diba? Yun ang, yun ang style nyo eh, diba? Oo nga naman, bakit sir, ito chinekat mo sa akin, mali? In that sense, nagpa-file ka ng MR nun eh. Motion for reconsideration eh. Diba? Ano pinakita mo? O yung green book ng classmate mo. Pero ang unang doon, yung green book mo. Sir, binalian mo eh. Ba't minalian? Ba't si Mabayad, chinikan mo, sir? So, ganun din yan. Pag merong assessment ang BIR of which you feel that there's an error or discrepancy, you can file for MR. Kaya sabi dyan, ways to contest the validity of an assessment. Hanggang MR lang ba? Hindi. Pwede ka pa rin mag-file. Motion for reinvestigation. Pag sinabi ko mag-file, pupunta ka sa opisina, may dokumento ka nga. Ayan. Nagpa-file ka, umiling ka ng ganito. Yung pangalawang way mo to contest the validity of an assessment. Assessment ang pinag-uusapan, not collection. Ha? Sabi ko nga, dyan magsisimula lahat sa assessment. Eh. Feeling mo hindi enough ang motion for reconsideration, magpa-file ka naman ng motion for reinvestigation. Can you please read, Gironco? Request the BIR to have a second look pay newly discovered or additional evidence. Okay, very good. Request the BIR to have a second look based on the newly discovered or additional evidence. Ah, mali pala ako. Yung kanina, yung green book mo lang pinakita mo. Motion for reconsideration yun. Pero pag sinama mo na yung green book pati ng classmate mo, motion for reinvestigation yun. Bakit? Meron kang newly discovered or additional evidence. Ito ebidensya ko, sir, eh. Oh. Ba't si chinegan mo sa akin mali? Yun yung motion for reinvestigation. Additional evidence. Unlike for motion for reconsideration as is, kung ano yung dokumento mo. Then your third way or the third way to contest the validity of an assessment, ano yung motion for withdrawal? Okay, can you please read? Motion for withdrawal, request the BIR or court to remove tax, alin sir? Plea. Tax plea because the taxpayer was pressured to accept the agreement which believes not in his best interest. Okay, very good. Paano daw yan, Kay? Paano pamamaraan mo dyan? Mali ang assessment. Mag-file ka ng motion for withdrawal.
mag-request ka na parang tapusin na ganun. Kasi di naman yun yung gusto mo. Parang ganun. Okay. Very good. Dito, hindi ka lang sa BIR pwede mag-file nito. Pati sa korte na. Na feeling mo inaargabyado ka na ng gobyerno. Kaya sabi dyan, remove the tax plea. Plea is pakiusap eh. Di ba ginawa mo na itong motion for reconsideration, ginawa mo na yung motion for investigation, and yet, the government would not allow you or would not agree on what you're saying, pwede ka na mag-file ng motion for withdrawal. Ayawan na. You're now asking for the intervention of the court. Ginigipit na ako eh. Di ba? Parang lahat na nga ginawa ko eh. Dumadaan na ako sa proseso. And yet, yung assessment ko mali pa rin. Motion for withdrawal na ako. Okay? Again, that is a tool that is available for you when you feel that your assessment is incorrect. Okay? Then number 4, motion for cancellation. Request court to stop the tax assessment due to violation of process of law. Umpisa pa lang nakita mo may pagkakamali na. Merong hindi nasunod. So you can file for motion for cancellation. Okay?